And Ms. Christine, I need the final memo for all the teachers. Okay, sir. Yun lang. Salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Chief? Sige po. Sige po, pumunta na kami. Kara, may update si Chief. Malalaman na natin kung sino si Isabella. Yeah, I'll pick up in 30 minutes, okay? Hi. Hi. Pare, tapos ba yung photoshoot? Oo, katatapos lang. Kamusta naman? Eh, okay naman lahat. Gustong-gusto nga ng kliyente yung mga pictures ni Beke. Di yun ang tinatanong ko. Kamusta kayo ni Sarah? Di ba, kasama niyo siya kanina? Okay. Actually, it was great. Ang saya namin tatlo kanina. Ang nakakapagtaka pa, hindi kami nagtalo ni Sarah. Aba, parang isang pamilya na. Siguro dahil yan kay Sarah. Kasi parang naiba sa kanya kanina eh. She's the same Sarah, but different. Or I must say, better. Paano mo nasabi yun? Bakit ano ba siya dati? Dati kasi, she was a walking contrast. Matapang pero sobrang mapagmahal sa pamilya. At tapos sa bago siya nung dahil sa inggit na kay Kara. Pero kanina nung magkakasama kami, feeling ko bumalik siya sa dati. Mas matured, mas mapagmahal. Parang di lang ata si Sarah bumalik sa dati ah. Pati ata yung feelings mo bumalik din. Mukha nga. Pwede to. Hindi. Hindi sila pwedeng magkabalikan ulit. Alam mo yun, kuya? Yung okay lang naman sa akin kung galit siya sa akin. Basta sabihin niya, hindi yung magsusumbong siya. Kuya. Uy, kanina pa ako nagkukwento. Pasensya ka na. Ganda kasi nung binabasa ko eh. Ano ba yan? Yarnpad. Apps ng mga online stories. Di ba pambabae yan? Wala namang ganun. Subukan mo, maaliw ka. Hindi na ako. Hindi ako mahilig dyan. Subukan mo lang. Eto, subukan mo itong binabasa ko. Di ba? Nakakatuwa yan. Pwede ba kwento nyo na lang? Kwento ito ng isang babae at lalaki. Yung babae, doktor. Yung lalaki naman, apo ng albularyo. Nagkita sila sa isang outreach program. Ano maganda dun? Sa una kasi, magkaiba yung views nila. Medyo away sila ng away. Biruin mo, nadapa sa harap ng lalaki yung babae. Tinawanan niya lang ito. Tinawanan? Baka hindi naman o siguro. Eh, medyo mayabang kasi yung description dun sa lalaki. Pero mabait naman. Sinubukan niya ngang gamutin yung sugat ng babae. Kaso wala siyang ibang alam, kundi puro halamang gamot lang. Kaya ayun, inaway na naman siya ng doktor. Grabe naman pala. O tapos po? Hanggang doon pa lang eh. Pero ayon dito sa synopsis, unti-unti nagkakadevelopan yung dalawa. Nakaka-excite, di ba? Pabasa ho ah. Mag-download ka na lang sa cellphone mo. Kakabit. May resulta na ho ba yung test? Isa ho ba sa kanila si Isabella? Meron na ho. But I'm sorry to tell you na wala hong nag-match sa inyo sa mga batang tenest namin. Teka lang, sabi ng polis, malaking posibilidad na kasama yung anak namin doon. I'm sorry, Mr. Acosta, pero yun po ang resulta.
Sandali lang ho. Baka naman humali kayo. Baka pwedeng pakiulit ho yung mga test. Ganito na lang ho. Kapag meron uling na-rescue ng mga batang walang magulang at kasing edad ng anak nyo, sasabihan ko kayo agad. Sisimula na naman ho kami sa wala. Kailan ho ba namin makikita yung anak ko? Kalo pagod na pagod na akong umasa. Sakit-sakit ko eh. I know how you feel. We have to be strong for Isabella. I know. Pero bakit nangyayari sa atin to? Hindi ko alam eh. Wala ba akong kwetang ina? Diba dapat kung kasama ko na talaga yung anak ko, dapat nararamdaman ko. Pero bakit nararamdaman ko ngayon para naghahanap tayo sa wala? Bakit ba nangyayari sa atin to? Lagi mong tatandaan. Kahit gano'ng kahirap, magkikita ulit natin sa Isabella. I promise you. Kapag nangyari yan, hindi ko mas beautiful in the world. We'll have a better understanding kung bakit nangyari sa akin. Imbes sa matigas na sahig, lumagapak si Cosette. Ang matigas na bisig ni Ryan ang sumalo sa kanya. Miss, okay ka lang? Parang napatakan ng gluwang mga mata ni Cosette habang nakatitig sa mga mata ni Ryan. Ngayon niya lang napansin na ang gwapo pala nito. Mapungay na mata, matangos na ilong. At yun lang, hindi na natapos ni Cosette ang iniisip nang bigla siyang bitawan ni Ryan at bumagsak sa sahig. Maririnig niya ang tawa ni Ryan. Di naman siguro sasadyain ni Ryan na ibagsak si Cosette. Eh, ang tagal tumayo ni Cosette eh. Kung ano-ano pang iniisip. Baka naman, nabigatan lang talaga si Ryan. Ako din po, Lolo. Uy, umupo ka na dito, umupo ka na dito. Sarap po niyan, Lola. Sarap. Ingat lang, mainit pa yun. Nasa ibabaw. Kunin mo na lang, Sarah, nasa ilalim, ha? Apo. Sinabi dito, parang buti na padalaw kayo. Eh, kakatapos na po kasi nito sa photoshoot, eh, malapit lang kayo, napadaan na kami. Photoshoot? Ang bongga naman nun. Parang palumpalo na talaga ang kreer nitong beka namin, ha? Malapit na po talaga, Nangshi. Kaya punta po kayo sa party ng commercial ko, ah. Party? Party? Anong klaseng party? Pang mayaman? Hindi may ako nabagay doon, ano? Naku, ito naman si Mari, napaka-KJ. Ang dami kagat inisip. Ay, naku, ako pupunta. Pero Lola, gusto ko po nandun kayo. Sige na, mabibira lang mo maglambing yung batang yan. Sige, sige, sige. Ayan! Pupunta ako para sa'yo, ha? Thank you po, Lola. Pagdating po natin takaharap ito, Seb, sabihin niyo po sa kanila na punta din po sila sa party ko. Sige, anak. Babanggitin ko sa kanila, pero hindi ako makakapangako, ha? Alam mo naman yung dalawang yun. Busy. Opo. Saan po pala kamusta yung paghahanap nila kay Isabella? Eh, kanina, sinundo ni Seb si Cara dun sa shop dahil meron na daw update. Parang sasabihin na yata kung isa ba dun sa mga batang nasa gip mula dun si Rain is Isabella. Sana nga ako makita na nila si Isabella para matahimik na sila. Saka tayong lahat. Andy? Ano yun? Eh, pag hinanap ako ni Becca, sabi mo na ilip lang ako sandali, ha? Oo, sige, sabihin ko na lang.
Eh, pero total, paakit ka na rin naman. Baka pwede mo na rin tawagin si Hannah. Di pa kasi kumakain yun eh. Ako talaga? Sige na. Sige na. Salamat. Hannah? 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 Sarah, anong ginagawa mo dito? Wala, tinatawag ko lang si Hannah. Eh, bakit hawak mo yan? Napulot ko lang. Si Isabella yan. Picture niya yan. Si Isabella? Ngayon mo lang ba nakita? Oo eh. Talaga? Bakit ngayon lang yan? Dami kaya niyang pictures dito sa bahay. Talaga? Nasaan? Hindi ko alam. Baka... Ah! Nilagay ni Kara dun sa stockroom. Gusto mo tignan? Samahan kita! Hindi na. Si Becca ba ang totoong nawawalang anak ni Kara? Para naman hindi ka nabubuhay sa takot. Alamin mo yung totoo. Thank you.
ko alam kung bakit ka napunta sa akin. Ikaw na nga siguro sagot sa lahat ng mga tanong ko. May rason siguro talaga ang Diyos kung bakit tayo pinagtagpong dalawa. Binigay ka niya sa akin para maging kumpleto ako, para kahit na papaano mawala yung sakit. Dahil mula ngayon, anak na kita, Rebecca. Eh, yung panganay, bakit wala dito? Kasi nung baby siya, nakidnap siya sa amin. Ano? Kawawa naman pala si Kara. Lahat ginawa na namin para hanapin, pero hindi talaga namin makita. Naku, inaanak ko, nasaksihan mo lang pagdurusan ang kakambal mo. Alam mo, hindi madali. Hanggang ngayon nga nangumulila pa rin ako sa anak ko. Punong-puno ng tanong yung puso at isip ko kung bakit nangyari yung mga nangyari. Pero ganun pala yun, no? Kahit na gano'ng katagal yung panahon na lumipas, hindi pa rin nawawala yung pitak ng pagiging isang ina. Di ba nga tayo ang gagawin natin lahat para lang maligtas yung anak natin? Kaya natin sangkalang yung buhay natin. Kaya kapag nawala yung anak natin, parang guguho yung mundo natin. Walang kasing sakit. Walang kasing pait yung mawalay sa anak mo. Alam mo, masaya-masaya ako para sa'yo. Lalong-lalo na para kay Becca. Maganda yung pagpapalaki mo sa kanya. Nandito ka na naman. Bakit bang hilig-hilig mo pumupunta dito? Dinala ko na si Takara at Lola. Invite ko sila sa party ko. Party? Oo, party para sa commercial ko. Yun lang naman pala eh. Eh ako, bibigyan din ni nanay-tatay ng party. Kaya ka alam mo gusto. Pero ang sabi ni Papa, pagkatapos ng commercial ko, makikita na ako sa TV. Eh di ko na. Nakuha mo na to. Kasi lagi nga pabida. Ano pa problema mo? Bakit mo ako palagi inaaway? Kasi, kinukuha mo lahat ng gusto ko. Umalis ka na dito. Baka makita ka nila na tatay. Sisip-sip ka na naman. Pero alam mo, Hana, di kita papatulan kahit inaaway mo ako para mas tumamay ang blessings ko. Because I believe na ang mga batang mababait ay pinagpapala ng langit. Ba, naniniwala ka na di yan anak ni Edward. Bakit mapinuntahan? Eh, gusto ko lang makita. Tsaka, di ba, sabi nila, mararamdaman mo o talagang apa mo yung bata, di ba? Naramdaman mo ba? Ewan ko ba? Kasi itsura pa lang ng bata, walang nakuha kay Edward. Kamukhang-kamukha ng nanay. Kahit nga sino pwedeng maging tatay nun. Kayo? Lola! Bata-bata niyo patingnan. At ang ganda-ganda niyo pa. Dati po ba kayong Miss Universe? Pwede po, Lola, ganun na lang po tawag ko sa inyo. Chloe, what are you doing? Para ka na-inkanto dyan. Sorry, ah. Sus, if I know, naalala mo yung apo mo dahil dyan sa mga damit na yan. Hindi, no? Aminin mo man o hindi, you're warming up dun sa anak ni Edward. Gusto mo rin naman magpakalola sa kanya. Ito'y ikaw na magmaneho ng isang van, ha? Kasi yung isa, si Andy magmamaneho. Ah, sure, Mari. Ako nang bahala. Oh,
nandito na pala kay ano nangyari? Ano nangyari? Wala daw sa kanila si Isabel. Ano ba naman yan? Balik na naman tayo sa simula. Kamusta ka? Guys, nabo. Kailangan ko maging matatag. Ah, huwag kang mag-alala, Kara, inaanak. Magluluto ako ng masarap para makalimot ka naman ng mga pangyayari kahit pansamantala lang. Ah, oo, tamang-tama, Itay. Nandiyan si Nasara at pwede sila kumain ng apo. Nasaan mo sila? Ah, Zibe, kakasama ni Hana sa taas. Si Sara, malamang umidlip sandali sa kwarto. Ah, hindi. Si Sara nandun sa stockroom. Parang may hinahanap siya eh. Anong hinahanap niya? Hindi ko alam. Sige ho, punta ko na lang si Sara. Baka saka naman may tutulong ko sa kanya. Diyan. Wala, nakita ko lang to dito. Bakit tinan yung boses mo? Umiiyak ka ba? Hindi, ma'am. Maalikabo kasi dito. Sinipo na nga yata ako eh. Andiyan lang pala yan. Ngayon mo lang ba yung nakita? Siya si Isabella. 6 na buwan lang siya dyan. Naaalala ko kung gaano katamis yung mga ngiti niya dyan. Kung paano siya tumawa. Paano siya kapag umiyak. Tapos umiiyak siya kapag wala ako sa tabi niya. Pero ngayon, hindi ko na alam kung nasan siya, kung ano nangyayari sa kanya. Kaya kung sino man kumuha sa anak ko, sinusumpa ko. Pahihirapan ko rin siya gaya ng papahirap niya sa akin. Mabubulok siya sa kulungan. Mabubulok siya doon habang buhay.